Hi guys, good morning. It's 12:15 in the morning here in Nepal. 12:15 guys in the morning. My goodness. My eyes are sleepy and tired, but I just cannot sleep. My mind is still awake, guys, kasi yung asawa ko, wala siya dito ngayon. Kakalis-alis lang nila. Sumama siya ng naghatid ng ano, nung naaksidente sa ambulansya, kapitbahay namin guys, dito lang nangyari sa ano, malapit sa amin. I don't know what exactly happened kasi hindi na ako naki-issue, so dahil andito yung anak ko, yung lamig sa labas kong hila, bibit-bitin ko siya palabas, so I'll check tomorrow kung ano nga ba yun. At ginawa ko kasi hindi naman ako makatulog. Nagbabasa-basa ako ng mga comments guys, and by the way, sorry, hindi pa ako makapag-reply ng mga comments nyo at hindi ako makapagbalik ng mga namisita sa akin. And there was this one comment which, yes lang, naisturbo ko yung anak ko. Hi guys! Good afternoon! Welcome back to Weng Vlog sa Nepal. Alas dos na po ng hapon ngayon dito, but as usual, malamig pa rin. Okay lang. At so yun na nga yung kwento natin kagabi, that there was this comment that really caught my attention. Kasi nga marami siyang sagot, may lima. By the way, maraming salamat po sa nag-defend sa akin. And shout out to you sa nagsabi ng ganun. Thank you so much kasi you gave me an idea what to talk about next. Kasi talaga nag-iisip ako kahapon, ano na naman kayang iyaw-iyaw ko dito ngayon sa ano sa channel ko. Kasi kumbaga parang wala naman kami ibang gagawin. The usual routine that we have every day, which you have seen already. Kaya sabi ko, ano kaya? Thank you so much. May nagka-idea ako no, ano yung pag-uusapan natin. At funny thing is, I also think the same way. I keep questioning myself. I have to be honest that there are times that I am regretting why I came here, that why I married a Nepalese. Na mahirap na nga ako, nag-asawa pa ako ng mahirap, taga-bukid na nga ako, nag-asawa pa ako ng taga-bukid. Diba? Because growing up, I always fancied myself marrying a white man. Talaga. Promise. Sa probinsya kasi namin, talagang kapag ang mentality namin is kapag nag-asawa ka ng puti, may ahao, automatic gagaan ang buhay mo. Maipagawa mo ng bahay ang pamilya mo, mapag-aral mo yung mga kapatid mo, pati pakikapitbahay mo, kung sinong kamag-anak na gusto mong suportahan, masusuportahan mo. Yun yung iniisip namin. Talaga. Yun din yung iniisip ko na, ah, siguro ako din. And also seeing their kids na, ah, ang gagwapo, ang gaganda, artistahin agad, mistisa-mistiso eh. Ganun yung iniisip ko, guys. Kaya, sometimes, sorry, close up ko sa yung ano talaga, yung camera ko. Kaya talagang may mga time talaga na sabi ko, bakit nga ba ako napunta dito? Eh, bakit nga ba? Eh, kasi nga naman, lumaki ako na, kumbaga parang, nagdalaga ako na hindi naman ako ligawin. Sisihin nyo yung mga kabayan natin, hindi naman nila ako niligawan, guys. Hindi naman ako nagkajowa kasi natawa ako sa hindi ako nagkajowa ako. Hindi niya alam. Nagkajowa nang ako. 25 na ako, guys. Nagkita kami sa ano, palibhasa kasi nag-aral ako. Hindi talaga ako ligawin, guys. Kahit nung high school, wala namang nag-attempt. Wala. Kaya bago niyo ako sisihin bakit nandito ako, sisihin mo niyo muna sila. Uy, bakit nga ba? Kasi kung nagkajowa ako noon, baka kalahi din natin yung napangasawa ko. Eh, hindi. Sabi ko, baka tatanda na lang ako na itong dalaga. Sabi kong ganun.
Kasi I don't feel myself normal anymore na nagpe-pretend ako na ay may jowa ako na ganit na ganito ganyan. Kasi parang ma-out of place ka ba kasi sa mga kwentuhan na sila may mga jowa, sila may mga ganito ganyan ganyan sila. Parang sabi ko hindi yata ako normal, may parang weird ako ganyan. Anyway, enough daan. At also gusto ko lang namang i-defend kahit papaano naman ang mga Nepali. So, nasumobra naman yung ano, sobra naman yung mahirap pa sa daga. Pwede bang hindi naman daga? Sobra naman kasi yung ano, ihahalin tulad mo talagang mas mahirap pa sa daga. That is just too much for a hyperbole, you know? Na, sobra. hindi naman sa ganun. I would say na, Mahirap talaga. Mahirap dito sa Nepal. But yung lifestyle nila is very sustainable, guys. Sorry, ngayon lang natin may pagpatuloy yung ano kwentuhan natin. Kasi hindi talaga ako I can't see too much and talk too much talaga. Kasi andyan si Babo. Andito pa yung manok. Kasamo. Ay! Shh! Sandali! So yun na nga, ang lifestyle dito guys is very sustainable. Paano pa kaya kung ano, nakita nyo yung buhay ng asawa ko nung habang nung bata pa sila. Nakatira sila guys sa isang mud house. Nagtrabaho siya, nakapag-ipon, nakapagawa ng bahay, kaya nakatira na kami sa ganitong bahay na konkrito na. Kasi kung hindi, baka mud house din yung tinitirahan namin guys. And also, if you would just like to check out sa YouTube, I have seen this video from Globe TV. She's a white woman. Ang title niya guys, if you are interested to watch it, I married to a Maasai and I moved into his boma. Okay, kwento ko lang sa inyo ng konti, no? Ang buhay nila doon is mud houses pa rin. Imagine, nasa disyerto sila. Mud houses pa rin yung tinitirahan nila. Except sa kanya kasi syempre puti siya, may pera at nakapagpagawa na rin sila ng maayos na bahay, but she also used to live in a mud house kasi 9 years na siyang nakatira doon. And imagine guys, wala silang water supply. At ang mga babae doon is hindi pa nila alam gumamit kahit sanitary napkin. Hindi nila alam 'yon. Sabi niya they just don't deal about it at all. Hindi sila gumagamit. Bahala lang. Nagpo-flow sila. Bahala na. Ganun yun. Ganun ang buhay. Kinikwento ko to sa inyo, hindi para anuhin nyo, para laitin ko anong meron sila. I just want you to see na kung naghihirap man kayo sa buhay nyo ngayon, there are just some people out there na mas higit pa sa inaakala mong nahirap. Lagi akong tumitingin ng mga ganong video guys kasi may mga time talaga na parang feeling ko ang hirap naman ang buhay ko, but kailangan kong yung sarili ko na hindi naman lang ako ang dumaranas ng ganito. There are some people out there na hirap at halos hindi sila nakakain sa isang araw. And I'm just thankful, thank God, despite of everything, despite sa pinagdaanan namin, na hindi kami natulog na gutom dito sa Nepal. At yun lang naman po. Maybe, kidding aside guys, siguro kung napanood nyo talaga, if I'm just going to strip off myself, kasi itong nakikita nyo, this is not half of what we are here in Nepal. Marami pa guys, at hindi natin pwede naman na i-all out. At
You know, kasi sabi ko na nga, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. So, etong mga nakikita nyo, wala pa to sa kalahati, guys. Baka pag nakita nyo lahat, sabihin nyo lang talaga, wow, sira ulo tong babaeng to. Hindi naman, sorry for the term, guys, pero sa totoo lang, but we, at the end of the day, doesn't serve us any better kung puno ng ano bitterness yung puso natin. Kung puno tayo ng galit at puno tayo ng pagsisisi, bakit natin to ginawa? Bakit ganito, ganyan, ganyan? Well, stop that. Kailangan, ano, kailangan lang nating maging responsable sa mga desisyon na ginawa natin sa buhay. Yun lang yun. And be happy about it and be thankful with everything na meron ka. Every little things, guys. And siguro yun lang. Yun lang yung yun yung masasabi ko. I don't talk too much kasi I tend to talk something that is inappropriate na. Kaya tama na yan, guys. So I would say that it pinched me a little bit, pero nasanay na ako, guys. Sanay na ako sa mga ganong ano, mga komento sa akin. Susunod pa ba na 4 na taon kaming nagsama bilang mag-asawa dun sa ano, sa Abu Dhabi? Hindi lang yun, may talagang yung iba, personal nila na sinasabi sa akin. But I don't take it na nilalait nila ako. Ay, akong inaano ko siya na bilang pag-alala nila sa akin. Eh, matigas ang ulo ko eh. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. And I just wanted to add, live life to the fullest. Life is not just all about money. It's all about you being contented of what you have and being happy of everything that you have. Life is too short para gawin mong malungkot at kalungkot-lungkot ang buhay. Be happy! God bless us all! And have a good day, everyone! Bye!